Kadalasan ay iniiwasan natin ang aksidente dahil kung sasapitin natin ito ay isang malaking problema ang kakaharapin natin. Pero iba yan sa aksidente na nangyari sa bandang tit. Dahil ang aksidenteng iyon ay ang naging daan upang sumikat sila. Halika mga ropa at talakayin natin kung paano ito nangyari. Pero bago tayo magsimula ay intro at shoutout muna. Kung bago ka sa aking channel, ay hinihiling kong mag-subscribe ka na upang updated ka sa mga bagong video na gaya nito. Shoutout kila paring My Guitar Tutorials, Limon Suke, Apollo Cast TV, Raymart Sulibar, paring Otep Channel, Tribong Manubo Vlog, PG Malorca Pioy, Viriel Rama. Shoutout din kay Jenser Channel. Kasama niya rin si Herman Heads of Singapore, Genesis, Ryan, JC, Leslie, Conrad, Mark at Rolanda. At shoutout din kay Divine Capones from Jeddah at Eugene De Leon from Melbourne, Australia. Ganon din kay Drew Girata, The Introvert Media, Alas 79, Ventec TV, Porcupine 13, Renal Basyo, Ilagan Nyo, Chris Curse, Sipay and Saudi, Marvin Ansuas, at Jacob Tire Center Shop. Noong 90s era na panahong usong-uso ang mga rock band ay nagsimula ang buhay musika ng mga musikerong sina Jerome Velasco, Peds Nerbaha at Mike Dison. Sila ang bumubuo noon sa bandang Rip Shifta. At si Glenn Jacinto naman ay isang singer sa Loud House. Noong panahon na iyon ay madalas silang nagkakasabay-sabay sa mga gig at event at minsan nakakasama din nila si Glenn bilang bokalista nila. At dahil sa pagkakapare-pareho nila ng estilo at hilig sa musika, ay bumuo sila ng panibagong grupo. Si Glenn Jacinto sa vocals, si Jerome Velasco sa gitara, si Peds Nerbaha sa bass, at Mike Dison sa drums. At nabuo na nga ang kanilang grupo na tinawag nilang Tit noong September 1993. Ang pangalan ng kanilang grupo ay ibinasi nila sa paborito nilang banda na tinatawag na Tool, na isang sikat na foreign band. Ang grupo nila noon ay tumutugtog sa mga club gaya ng Mayrix gamit ang pagko-cover ng mga sikat na kanta gaya ng kanta ng bandang Pearl Jam. At dahil pangarap ng buong grupo na makilala ang kanilang banda ay gumawa sila ng mga original composition. Noong panahon na yon ay unti-unti nang nauuso ang grunge music kaya gumawa ang grupo ng kantang makakasabay sa bagong uso at nakapag-compose na nga sila ng dalawang kanta, isang English at isang Tagalog. Yan ay ang kantang Falling Apart na nirecord nila sa side A ng cassette tape at ang kantang Laklak na nirecord nila sa side B ng tape. Ang dalawang kantang ito ay pinagbotohan ng buong grupo kung aling kanta rito ang isasubmit nila sa istasyon ng radyo. At ang napili nilang kanta ay ang Falling Apart. Umaasa sila na ang kantang ito ay ang magbibigay sa kanila ng kasikatan dahil noong mga panahon na yon ay usong-uso ang English na kanta at ang kantang Laklak naman ay second choice lang nila. Hindi kasi sila umaasa sa kanta na ito nasisikat dahil noong mga panahon na yon ay usong-uso na ang grunge music kagaya ng Nirvana. At araw ng Linggo nagtungo ang buong grupo sa LA 105.9 upang isubmit ang kanilang demo. Ang masakit lang ay wala ni isang DJ dahil mga naka-day off ito. Ang tanging nandun lang ay ang katiwala ng istasyon. Kaya iniwan na lang nila ang kanilang demo sa katiwala at nakisuyo na lang sila dito na sabihin sa DJ na side A ang patugtugin at ang title ng kanta ay ang Falling Apart. Pagkalipas ng ilang araw, ibang nangyari mga karopa. Dahil nung inanunsyo ng DJ ng LA ang kantang Falling Apart na nagmula sa bandang Tit, aksidenteng side B at ang kantang Laklak ang napatugtog. Kaya noon ay sandaling inakala ng mga unang nakarinig na ang kantang ito ay Falling Apart ang title. Agad naman tumawag noon ang grupo sa istasyon ng LA upang papalitan ang kanta. Pero ang hindi nila alam, ang kantang Laklak ay nagustuhan ng mga nakikinig at marami nang nagre-request dito. Kaya ang sabi sa kanila ng DJ palitan na lang ang title ng kantang ito at dito na sumikat ang kantang Laklak. Pagkatapos nga nun ay pumirma sila sa Warner Music Philippines
at inilabas nila ang kanilang unang self-titled album na tinawag na Tit noong 1995, kasama din ang kanilang first single na Laklak, at ito ay naparangalan ng Double Platinum at Song of the Year sa NU 107 Rock Awards. Ang kantang Laklak ay naging controversial pa noon dahil sa nilalaman nito. Pero ganun pa man ay talagang naging sikat na sikat ito na hanggang ngayon ay hindi mawawala, lalo na sa mga bidyokehan at inuman. Madalas ding pinapatugtog ang video ng kanilang second single na Prinsesa sa MTV Asia. Sabi nga nila ay kung alin pa yung hindi nila inaasahan, eh yun pa yung sumikat. At ang aksidenteng naisalang ang kanta, eh naging happy accident pa. At naging number one hits ang kantang Laklak at umere ito sa radyo ng 12 linggo. Kamusta mga karopa? Ipapakilala ko sa inyo ang bagong laro sa cellphone na malilibang ka na, eh pwede ka pang manalo ng pera kahit sa bahay ka lang. Ang game apps ito ay si Amber Game. Pwede nyo itong ma-download. I-click lang ang link na inilagay ko sa description at comment box ng videong ito. Kapag na-download nyo na itong apps at na-install, eh pwede na kayong mag-register. I-click nyo po ang register button. I-enter ang inyong verified GCash account at maglagay ng 6-digit PIN. Pindutin nyo rin po ang send at makaka-receive po kayo ng verification code at ilagay natin dito. At sa referral ID, ilagay ang 5175 upang makakuha ng extra bonus coin na pwedeng ilaro at makash out. Kapag nakapag-register na po tayo, eh pwede na kayong maglaro at makakakuha po kayo ng bonus coin araw-araw. May 3 pesos, may 5 pesos at 10 pesos, pero depende sa mood ni Amber Game. Ngayon po ay nakakuha tayo ng 3 coins at ito ay ilalaro ko. Kung ang tanong nyo po ay paano madadagdagan ang inyong coin na panglaro gamit ang inyong GCash account, pindutin nyo po itong avatar. Then i-click ang edit button para maipasok ang GCash account. Ilagay nyo po ang inyong name at password na inyong inirehistro. Kapag nagawa nyo na po, eh pwede na kayong mag-cash in. Pumunta lang kayo sa wallet at pumili ng amount na inyong ika-cash in. Huwag nyo pong kalimutan na pindutin ang auto cash in upang hindi kayo malito sa pag-top up or pag-cash in. Tara mga karopa, subukan po nating maglaro. Meron po ditong Dragon versus Tiger at marami pang iba, pero ang napili ko po ay ang color game. Ayan, pumili lang po kayo ng kulay na gusto ninyo. Kapag nanalo po kayo, eh pwede nyo po itong ma-withdraw o may cash out. So happy earnings po sa inyo mga ropa. Sana po ay manalo kayo, kaya i-download na si Amber Game. At noong 1996, si Glenn Jacinto ay naospital dahil sa sakit sa baga. At dahil sa kanyang karamdaman ay hindi siya nakakanta sa kanyang mga concert. Napakalaking dagok nito noon sa bandang Tit. Dahil sa hindi makakanta si Glenn Jacinto, ay ang lahat ng mga naka-schedule na gig at concert ay na-cancel ng lahat. Tumagal din ng halos isang taon ang gamutan ni Glenn. Noong lumaon ay unti-unting nakarecover si Glenn Jacinto. At noong 1997 ay nabuo nila ang second album na Time Machine. Kaya lang noong mga panahon na yon ay humihina na ang alternative rock scene sa Pilipinas. At yan din ang naging dahilan kung bakit umalis si Peds Narvaja sa grupo at pumunta siya sa US upang magtrabaho. At si Doc Serio naman ang pumalit sa kanya bilang bahista. At noong 1999, inirelease ng banda ang kanilang ikatlong album na may title na I Was a Teenager 3, kasama ang single na Shooting Star na pinarangalan na Song of the Year. Pagkatapos na ma-release ang album, ay nagdesisyon muna silang magpahinga muna para tumutok sa iba pang musical ventures o kani-kanilang trabaho. Hanggang si Mike Deason ay naging miyembro ng bandang Pedicab na pinangungunahan ng dating miyembro ng Eraserhead na si Raymond Marasigan. Habang si Glenn Jacinto naman na noon ay graduating ng MASCOM sa Letran. Kaya noong 2005 ay nagdesisyon siya na pumunta muna ng Los Angeles upang magtrabaho sa film industry at doon ay nagpe-perform din siya. Habang si Jerome Velasco naman ay kinuha ni Eli Bendia upang gawing gitarista sa bandang Mongols. Nakalaunan ay kinuha rin nila sa grupo si Doc Serio bilang gitarista.
Pero noong 2005 ay umalis din si Jerome Velasco sa The Mongols upang ipagpatuloy ang karera sa audio engineering at recording. Pero nanatili din siya bilang co-writer at producer para sa kanta ng bandang Pupil. Si Jerome din ang punong musical producer para sa pangalawang album ng Pupil. Sila Jerome at Doc ay parehong miyembro ng Dream Pop Electronica Band at The Dream Cycle. Kasama din nila si Bogs Hugo na former member ng Mongols at Pupils at si Jap Serio ng River Maya. At noong 2007 ay unti-unti nang nagbabalik ang bandang Pit. Paminsan-minsan sa mga live concert nila ay si Doc Serio ang kumakanta bilang pansamantalang kapalit ni Glenn Jacinto. At kung minsan ay kumukuha sila ng ibang bokalista, kagaya ni Eve Dancel ng Sugar Free. At noong May 15, 2014, muling nagsama-sama ang mga miyembro ng bandang Teeth pagkatapos ng 10 taong pahinga. Nagbalik din ang kanilang original na bahista na si Peds Narbaha. Kaya ang bahista nilang si Doc Serio ay lumipat sa pagigitara. At ang lineup ng grupo ay naging 5. Si Glenn Jacinto sa vocals, Peds Narbaha sa bass, Mike Dison sa drums, Jerome Velasco at Doc Serio bilang gitarista. At idinaos ang kanilang reunion concert sa Metro Tent sa Pasig. Nagsimula sa patikim-tikim, pinilit ko. At nang maglaon ay nagpatuloy pa sila sa ilang mga reunion concert noong 2015. Pero noong 2016, si Glenn Jacinto at si Peds Narbaha ay pinagpatuloy ang kanilang pakikipagsapalaran sa ibang bansa. Habang si Doc Serio at Jerome Velasco ay nagpe-perform kasama ang bandang Pupil. At si Mike Diso naman ay drummer pa rin kasama ang grupo niyang Sandwich at Pedicab. Sa kabuuan, nagkaroon sila ng 3 studio album. Ang Teeth, Time Machine, I Was a Teenager 3. At isang extended place na Bomb Squad. At 2 compilation album na Teeth, The Greatest Hits at Dog Can Fly, The Best of Teeth at 2 record label. Sa ngayong pangkasalukuyan ay tuloy pa rin naman sila dahil nakikita-kita at nagkaka-jamming pa rin ang buong grupo. At kahit busy na sila sa kanilang mga karir, ay nagagawan pa rin nila ng paraan na makatugtog sa mga konsyerto. Salamat sa inyong panonood, mga karopa!